Hello mga ka-barber, hello mga ka-sweet girl, welcome to my YouTube channel. So this is it guys, welcome back and yet, gugupit tayo ngayon ng clean cut. As usual, clean cut, pero iba-iba naman din yung ano, yung magiging way na how to cut the hair and of course, by this time gagamit ako ng zero, so medyo puput-purin ko maigi yung pagka-barber niya. So, ayun guys, gagamit ako ng right taper. As usual, yung sa clipper ko, yung pinaka-guide niya, guys, hindi siya pantay, naka-elevate siya. So, this was a perfect thing to me dahil talagang nakukuha ko yung gusto kong ano rito. Angle. Sakto siya paikot sa buong ulo. And, ayun guys, kukuhain natin ulit yung boundary ng gusto natin gupitin doon sa buhok ng kliyente. And yet, dahil medyo espunghado yung buhok niya, kailangan mag-create tayo ng clean na cut. So, how to do it? Ayan, kuhain mo muna yung boundary. Either on the backside. Paangat lang, pabilog lang yung ulo, mga ka-sweet girl, mga ka-barber. Ayun, natanggal yung guide. Tuloy-tuloy natin yan, mga ka barber. So, ayan. Talagang pag nagpo-form ka ng barbers, again, guys, huwag baku-baku hanggat maaari. Continuous yung cut niya, elevated siya. Bali, ganun lang, guys. And yet, pag nakuha mo na yung pinakagusto mong boundaries na para sa taas, kasi mamaya, syempre, di ba, yung pinakapangkuha naman natin dito sa part na to, if ever, pag kumote tayo ng trim sa taas, yung iskwala na tinatawag natin. After that guys, bali gagamit naman ako guys, mga ka-sweet girl lang uno. Ayan yung ating guide uno, para dire-diretso tayo. So kukuhain mo ulit yung boundaries pa rin guys. Again, I'm just reminding you, pag humawak kayo ng clipper, pag nilalaro nyo na siya sa ulo ng ginugupitan ninyo, huwag patusok na gano'n. As always, medyo paangat din siyang ganyan yung pagkakahawak nyo. And yet, pag inaangat-angat nyo siya, huwag papasok na gano'n. Palabas. Lalo na pag gumagawa na kayo ng gantong barbers, tatapos pa kayo sa dos, and then nag-uuno naman kayo, kailangan guys, agad maaari palabas siya. Kasi kung sakaling papasok siya, pwede mong mabako o magkaroon ng uka yung ginugupitan mo. So, hahabulin mo nang hahabulin yun guys. Ay mga ka-sweet girl. So, kailangan saktong-sakto dapat paangat palabas. Para mamaya makikita nyo yung angle niyan. Left and right, makikita nyo sakto yung pagkaka-high cut niyan. Ayan guys, ayan nakikita nyo naman kung paano ko binabarber yung gilid. Nandito muna tayo sa gilid. Ayan guys, ganyan lang kasimple. And yet, zero na siya. Sisiro mo siya. So, ganun pa rin. Ang clipper, palabas pa rin tayo. Paangat palabas, hindi paangat papasok. Huwag mong ididiin sa ulo. So guys, magaan lang ang paghawak sa clipper. Tapos medyo zero, ingat kayo guys. Ayan, paangat lang. Ayan, tansya-tansya lang. Again guys, kailangan medyo broad yung imagination mo. Ikaw yung mag-create talaga o mag-justify ng cut na gusto mo. Ayan, kaya continuous watching lang kayo ng mga video ko guys. And yet, kung meron kayong mga question or suggestion, comment, just comment down below. And yet, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, you're going to hit the notification bell and para lagi kang updated sa mga bago ko pang ilalabas na video. Basta i-enjoy mo lang yung cutting guys. Huwag ka lang magpapadala sa mga bagay-bagay. Just concentrate and do your thing, do your job, what you want to portray is, so be it. Magagawa mo ng maayos yung gusto mong mangyari. Kasi at all, pag hawak mo na yung ulo ni client, kailangan magkasundo kayo. Makuha mo yung gusto niya, and yet magawa mo yung gusto niya, sa pamamagitan mo,
mapakita mo sa kanya na tama yung ginagawa mong gupit. Kasi dahil, pag sa mga ganyan, minsan may mga client kayo ma-experience, pag hindi nagustuhan ang gupit mo, either sometimes tahimik na lang, hindi ka nababalikan, or else, buwarlahin ka talaga, day. So, kailangan, mga day, mga makaday naman tayo. So, kailangan kahit papaano talagang kuwain mo rin maigi yung detail ng gusto ni client. Huwag kang magmamagaling o magmamarunong kay client. Guys, mga ka-sweet girl, mga ka-barber, napaka-importante yan. Napaka-importante, guys, for me na client wish na tinatawag. When it comes to client wish, guys, yun yung kagustuhan ni client. Nagagawa ka lang, guys, and yet, kailangan i-create mo kung ano yung gusto ni client. And yet, napaka-simple lang naman niyang kuwain, mga ka-barber. So, ayun, guys, na-trim ko na siya. Tinrim ko na, guys. So, kung gusto niyo makita how to trim this, nasa ibang mga videos ko na siya. And yet, iaahitan ko naman siya using blade again without yung sinasaksakan ng ano. Yung ano ba yun? Naghang na naman ng sweet girl ng tondo. Again, basta, guys, pag alabaha. Again, guys, pag inaahitan nyo, iba, isakto nyo lang yung boundaries ng mga inaahitan nyo. Mamaya, inaahitan nyo naman, sumobro naman. Gumawa na kayo ng rainbow, no? Isakto nyo lang, guys, yung pag-aahit nyo. Actually, ito siniro ko, pero inaahitan ko pa rin. Dahil para mas neat and clean yung outcome. Ayan, guys, bali ganyan yung paggawa ko ng zero. Tapos kahit naka-zero na siya for me, inahitan ko pa din siya. So, kaya inahit mo siya dyan. And yet, yung front, tignan mo yung kabilang side. Yan, ahit ka doon. Magkaroon ko ng imaginary drama na okay, ayun yung kabilang side. At yun yung gagawin ko sa side na ito. Minsan dapat ganyan yung instinct mo, guys. And yet, i-skulahin mo siya. Ayan, iskulahin mo ganyan para medyo malinis. Para syempre, pagkaka-elevate na ng cut mo, and yet, ayan, sa akin kasi talaga binibilib ko yung ulo sa likod. Tapos hanggang pa-barbers talaga siya dapat maayos. So, nililinis mo lang siyang maigi ganyan. Ayan, kaya mabilis ka din naman, mabilis yung utak mo. Kaya kailangan medyo alisto ka while you're doing. Dapat alam mo yung ginagawa mo talaga so far. So, talagang aim high, guys, and yet, tsaga-tsaga lang makukuha nyo yan. Ayan, ganyan lang, guys. So, dahil dyan, na-iskwala ko na rin siya, so medyo tumiis na yung gilid, guys. Medyo hindi ako satisfied doon sa buhok niya, yung parang pagka-ispongado, may kanya-kanya silang direksyon. So, I'm going to use this. Yes, ang ating thinning scissor. Yung thinning scissor natin, again, yan, pang dulo-dulo lang, guys. Try na lang na tirahin yung mga dulo-duluhan. Duluhan nyo na ng duluhan hanggang makita nyo na nararamdaman nyo, yes, pantay na siya. Very simple lang yan, guys. Pan-trim lang talaga siya para mas mabilog nyo, matanggal yung mga kanto o yung mga hindi pantay-pantay na strength. Medyo mas maganda yung outcome niya. Ganon. Ganyan ka-simple, guys. Okay, this was the finished product. Ayan, bali zero yung barbers na ginawa natin, and yet high cut siya, and then clean cut siya. Hope you enjoy, guys, my YouTube videos. And kung meron kayong mga suggestions nga, just comment down below. And kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, just hit the notification bell para updated pa kayo sa aking mga bagong videos. So thank you for watching, guys, and hope to see you again. See you, Yala. Mm-hmm.